Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tayo ngayon ay nasa pangatlong pag-aaral natin ng tauhid, pero sa libro ng tauhid ito ay una pangalawa pa lang. Kaya lang sa atin pangatlo, gawa ng yung unang pambungad is medyo mahaba, natagalan tayo ron. Ngunit itong pangalawang pintuan ng tauhid, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay matapos natin ngayong araw. Ang title nito, yung pamagat ng ating tatalakayin, Babu Fadlit Tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Ito yung pintuan anya ng tauhid, yung kaibtan o kainaman, kabutihan ng tauhid at ang mga nakakapagbura ng kasalanan, So napakagandang paksa nito mga kapatid. Una, babalikan ulit natin, ano ang ibig sabihin ng tauhid? Bro, ano ibig sabihin ng tauhid? Safe. Ang kaisahan ng Allah. Kaisahan? Saan? Yun labang? Hindi, ang kaisahan ng Allah, ang ka... Abdulaziz? Kaisahan ng Allah sa kanyang mga gawain. Gawain? Sa kanyang Panginoon. Ano yung mga gawain? Pagka Panginoon yun. Gawain. Pagka Diyos. Aywa, yung ibig sabihin, ano ibig sabihin ng mga pag, yung pagkapanginoon? Yung kanyang mga gawain, di ba? Yung pagka-Diyos, ano yung pagka-Diyos? Siya lang ang sasambahin. Halimbawa, pagsamba lamang ba? O pagsumpa? Kasama yung pagsumpa. Di ba? Pagsusumpa ka, sabihin, wallahi, hindi pwede ka, hindi mo sa, hindi ka pwedeng sumumpa sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ng ribulto o sa anuman tao. Yung pagkatay, para kanino? Doon lamang lahat sa kanya. Yung pangatlo? Sa kanyang mga pangalan. Ayun, magandang pangalan at mabuting katangian. Barakallahu fik. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahumul muhtadun. Wahum muhtadun. Sa suratul An'am, Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Napakaganda ng talata na ito, ang sinasabi rito, sila na mga naniwala, lahat tayo naniniwala. Ngunit, may kasunod, after ng paniniwala, walam yalbisu imanahum bidhulm, at hindi nahaluan ang kanilang mga pananampalataya ng zulm. Ang ibig sabihin ng zulm dito ay shirk, no? Yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tatalakay natin yung mga uri ng pagtatambal. Ulaika lahumul amnu, para sa kanila ang kapayapaan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ibig sabihin, ang tao, kapag naniniwala siya na isa lamang ang Diyos, naniniwala siya kay Allah, sumampalataya siya, at hindi nahaluan ng shirk, pagtatambal ang kanyang paniniwala, ang kanyang puso, ano yung resulta nito? Magiging panatag siya. Wahum muhtadun, at sila yung mga taong ginabayan. Ay naman kay Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illallah, sino man anya ang sumaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, wahdahu la sharika la, wala nang na walang pagtatambal, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, at maniniwala rin siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at lingkod, wa anna Isa, at maniwala siya na si Jesus Abdullahi wa Rasulu, siya ay lingkod ni Allah at kanyang sugo. Mensahero siya ni Allah at kanyang sugo. Hindi siya anak ng Diyos, no? Ito yung paniniwala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. At naniniwala rin siya na yung kalima, yung ito yung kalima na inilagay kay Maryam, at naniniwala rin siya wa ruhum minhu, na si Anghel Gabriel na nagmula sa kanya. Isa kung bakit nabuntis si Maria, ano po? Sa pamamaraan ni Anghel Gabriel, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ihipan ang kanyang matres at siya ay nagdalawang tao. Ang sabi rito, naniwala ka dyan sa pangyayari na yan, sa milagro na yan, waljannatu haq, at maniwala ka, waljannatu haq, na ang paraiso ay totoo. Wannara haq, at ang impyerno ay totoo. Adkhalahu Allahul janna ma kana alayhi minal amal. Siya ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala anuman ang nagawa niyang kasalanan. Subhanallah. Anuman yung mga nagawa niya, nakaraan, kapag naniwala siya sa mga bagay na ito, naniwala siya na si Allah nag-iisa, si Propeta Muhammad ay huling sugo, naniwala siya na si Jesus ay sugo ni Allah, at naniwala siya na ang paraiso ay totoo, at ang impyerno ay totoo, ano yung gantimpala niya? Papatawarin siya, ipapasok siya ni Allah sa paraiso, sa buhay na walang hanggan, at
ano pa kahit gano'ng kalaki ang kanyang kasalanan. Papatawarin ito ni Allah. At sa hadith din na ito, ni Utsman, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ, katotohanan na ipinagkait ni Allah, ipagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Hindi ka papasukin sa impyerno. Ano ito? Ang sino mang magsabi ng la ilaha illallah, na walang ibang Diyos maliban kay Allah, yabtagi bidalik wajha Allah. Siya ay naghahangad na makita si Allah subhanahu wa ta'ala, ang mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kapag ang tao nagsasabi ng la ilaha illallah, na ang tanging layunin niya kung bakit niya ito sinasabi, ay paghahangad na makita si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, makita ang kanyang Panginoon, siya ay makapasok ng paraiso. May mga tao nagsasabi ng la ilaha illallah, pero sa ano lamang, sa dila lamang, wala sa puso. At hindi naghahangad na makita ang kanyang Panginoon sa kabilang buhay kapag siya ay mamamatay. Kapag nawala na sa mundo, hindi niya hinahangad na makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Salita lamang, la ilaha illallah. Walang Diyos maliban kay Allah. Ngunit hindi siya nasa buhay ang Islam at hindi rin siya naniniwala na totoong may Diyos. Salita lamang, para nakikigaya lamang siya sa kanyang paligid. So kapag ganito yung layunin ng isang tao, hindi siya makapasok saan? Sa paraiso. Ito naman, hadith ni Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal. Sinabi ni Propeta Musa, makinig tayo na maigi ha. Sinabi ni Propeta Musa alayhi salam, O aking Panginoon, kala ya Rab, alimni shay'an adkuruka wa ad'uuka bihi. Turuan mo ako, O Allah, sabi ni Propeta Musa, Propeta Moises, turuan mo ako ng isang bagay na alalahanin kita, at ako ay mananalangin sa iyo sa bagay na ituturo mo sa akin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Musa, la ilaha illallah. Sabihin mo, walang Diyos maliban kay Allah. Ang sabi ni Musa, Ya Rab, o aking Panginoon, kullu ibadika yakuluna hadha, ang lahat ng iyong mga alipin, sinasabi ang la ilaha illallah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, o Musa, law anna samawati sab'i, wa amirahun ghayri wal aradina sab'a fi kaffah, wa la ilaha illallah fi kaffah, malat bihin la ilaha illallah. Subhanallah, napakadakilang hadith na ito. Sabi niya, o Musa, kahit pa ang pitong kalangitan, pitong palapag ng kalangitan, at ang mga nakatira dito, yung mga anghel, lahat sila magtipon-tipon. Napakalaki ng kalangitan, mga kapatid. Hindi lamang yung ikita natin, ha? Pati sa taas pa niyan, yung kalawakan, lahat ng yan. At ang mga nakatira dyan, yung mga nilalang dyan, at yung mga nakatira sa kalupaan, kasama yung kalupaan mismo, nasa isang kamay. At ang la ilaha illallah nasa isang kamay. Mas matimbang pa rin ang la ilaha illallah. Mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. Naunawaan niyo mga kapatid? Halimbawa, noong unang panahon, noong unang nilika ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Adam, dito sa mundo, ilang milyon na yung taong nagdaan hanggang ngayon at yung susunod pa. Pati yung kalupaan, yung mga bundok na nakikita natin, mga naglaki ang bundok, nasa isang kamay yan. Yung mga kalangitan, nasa taas, yung mga anghel at yung mga nakatira dyan. Lahat ng nandyan, yung mga tawag rito, yung mga planeta pa na iba dyan, yung mga bituin, nasa isang kamay. At isang nagsama-sama silang lahat. At yung la ilaha illallah, sa isang kamay. Mas mabigat pa rin yung la ilaha illallah. Mas matimbang ang la ilaha illallah. At hadith naman ni Anas bin Malik, kanyang sinabi, narinig ko si Propeta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Yab na Adam, o anak ni Adam, tayo, kausap tayo. Law ataytani bi qurabil ardi khataya, kapag ikaw iharap sa akin sa kabilang buhay, na ikaw ay may kasalanan na sinlawak ng kalupaan. Ibig sabihin, napakalaking kasalanan. Napakabigat na kasalanan ang nagawa ng isang tao. Sinlaki ng kalupaan na ating nakikita. Thumma lakitani, at sasalubungin mo ako sa kabilang buhay na hindi ka nagtatambal sa akin. Tignan niyo mga kapatid. Na hindi ka nagtatambal sa akin, la ataytu ka bi qurabiha maghfira. Ang isasalubong ko rin sa iyo ay sinlaki ng kapatawaran katulad ng iyong dinalang kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan sa kabilang buhay kapag tayo ay hindi nagtatambal sa kanya. Ano yung aral na makukuha natin dito mga kapatid sa hadith na ating tinalakay? Una, alamin mo muna na yung tao na ipagkakait sa kanya ang impyerno, sila yung mga ahlu tawhid. Yung nagsasabi ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, paano sila hindi mapaparusahan? Sa dalawang bagay, dapat natin itong malaman.
at maunawaan ng maigi. Hindi sapat na sabihin mo, la ilaha illallah, papasok ka na ng paraiso at papatawarin ka ni Allah. Hindi. Kailangan mo malaman kung sino yung mga papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi papasukin saan? Sa impyerno. Ito, ang una, sila nagsabi ng la ilaha illallah, ngunit sila ay nagbabalik loob sa kanilang mga kasalanan. Nagbabalik loob sa kanilang mga kasalanan. May mga tao, mga kapatid, na nagsabi ng la ilaha illallah, ngunit gumagawa ng kasalanan. Tuloy-tuloy sa pagsusugal, tuloy-tuloy sa droga, tuloy-tuloy sa pananood ng haram, paggawa ng haram, pagtingin ng haram, pakikinig ng haram. Mahirap itong patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ipapatawarin ni Allah, ngunit, papatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit mga kapatid, ano yung mangyari sa kanya? Paparusahan pa rin siya. Paparusahan pa rin, depende sa kanyang ginawang kasalanan. Ang sinong mga tao nagsabi ng la ilaha illallah, ahlo tawhid sila at nagbalik loob sa kanilang kasalanan, hindi sila papasukin ni Allah sa paraiso. Naunawaan natin, yung tao nagsabi ng la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah, at nagbalik loob kay Allah ng tunay, hindi sila makapasok ng impyerno. Hindi sila makapasok ng impyerno. Kapag tunay ang pagbabalik loob, intindi natin maigi ha, kapag tunay at ganap ang pagbabalik loob. Ngayon, paano natin nalalaman na ang pagbabalik loob ng isang tao ay totoo? Sino makasagot? Una. Ah, sige bro. Una ay, nagbalik loob siya, ako sana ay kamunghian niya yung sa magawa niya na hindi maganda ang kasalanan sa Allah. Hmm? Pangalawa, nagbalik loob siya na hindi talaga niya yung pwede niya. Hmm? Pangatlo? Pagsisisi? Pagsisisi na talaga yung ginawa na ngayon na... Pang-apat, kapag sa karapatan ng tao, ano gagawin niya? Kapag sa karapatan ng tao, ibabalik niya yung karapatan ng tao. Na nakuha na niya, halimbawa, na nakawan niya, nasuntok niya, nasiraan niya, nautangan niya, dapat niyang ibalik yung mga yun. Kapag siniraan niya, dapat siya magbalik, humingi ng paumanhin. Bro, pasensya na, dati nasiraan kita. Pag hindi mo kayang humingi ng tawad sa kanya, dahil sa siniraan siya, ano yung gagawin natin? Hindi. Oh, tama. Ipagdua siya, napatawarin nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may utang siya, hindi mo na siya nakita kung nasaan siya. O kaya namatay na siya. Ang gagawin mo, ibibigay mo yung bayad sa kanyang anak o sa kanyang asawa. Kapag hindi mo na siya kilala, wala kang mag-anak, walang kontak. Ang gagawin mo, yung utang mo sa kanya, ibibigay mo yung sadaka, ngunit yung gantimpala, hindi para sa'yo. Yung reward sa nautangan mo. Dahil, yun yung apat na kondisyon. Una, dapat mong iwanan mo na yung nagawa mo kasalanan. Iwanan mo at hindi mo nababalikan pa yan. May mga tao, tumitingin ng haram, astagfirullah, astagfirullah. Tapos tingin na naman, astagfirullah. Astagfirullah. May mga ganun, hindi tauba yun ha. Kailangan pag tauba, iwanan mo na talaga. Paano kapag nakita ka ng magandang babae? Biglaan. Kasalanan ba yun? Hindi. Hindi. Ha? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi minsan napapatingin ka eh, di ba? Magugulat ka. Particular kapag nasa ano ka, minsan nga kapag nasa Masjidul Haram ka, nasa Medina o kaya nasa Makkah, mashallah, magugulat ka, may sa Hajj, may kita mo iba't ibang lahi. Subhanallah, magaganda pa sa mga artista na kilala natin ha. Wala pang makeup yung mga 'yon. Siguro si Karen nakita. Hindi. Hindi totoo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag napatingin ka, fa inna lakal ula. Yung isa, nakita mo, wala kang kasalanan doon. Yung patingin lang, tapos tinanggal mo agad, wala kang kasalanan doon. Naunawaan natin, babae, lalaki, ganyan. Kapag yung babae nakita ng gwapo, tapos tinanggal niya na yung paningin niya, binaba niya, lalaki nakita ng maganda, tapos binaba niya agad, isang tingin, wala kang kasalanan doon, inshallah, wala. Pero kapag tinitigan mo ng pangalawa, tapos tinitigan mo ulit, doon, nilista na, kasalanan na yun. O di kaya tinitigan mo, pero matagal, isang beses lang matagal, kasalanan pa rin yun. Yung tinutukoy rito mga kapatid, yung naglalakad ka tapos napatingin ka, binaba mo kagad, wala kang kasalanan doon. Maliwanag? So yung tauba, isa sa mga kondisyon ng tauba, para malaman mo na ikaw ay nagbabalik loob ng tapat kay Allah, una, kailangan hindi mo na gagawin pa yung mga nagawa mo kasalanan. Pangalawa, pagsisisi. Kapag naalala mo yung mga kasalanan mo, dapat mong iiyak. Hindi yung kapag naalala mo yung kasalanan mo, kinukwento mo pa, proud ka pa. Kasalanan to. Malaking kasalanan yan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Ang lahat ng aking tagasunod, anya ay papatawarin ni Allah. Illal mujah.
hirin. Maliban na lamang sa mga gumagawa ng kasalanan na hayag, yung pinagkakalat nila yung kasalanan nila. Proud pa sila. Kasalanan ito, mga kapatid. Kaya nga sa Islam, walang kumpisal. Kumpisal tawag, di ba yun? Yung pupunta ka sa pare, tapos sasabihin mo kasalanan mo, Father, malaki yung kasalanan ko. Bawal yun. Kahit sa ustad, huwag sabihin kasalanan mo. Kung meron kang nagawang kasalanan, ihalimbawa mo. Sabi mo, ustad, halimbawa, may isang tao na nagawa ng kasalanan. Pero ikaw, tintukoy mo, ikaw yun. Huwag mong ipagsasabi na nakagawa ka ng ganyang kasalanan. Pagtakpan mo sarili mo. Pinagtakpan ka ni Allah, pagtakpan mo sarili mo. Kasi mayroong hadith, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang papatawarin, maliban sa mga taong hayagang gumawa ng kasalanan, yung proud. Bakit hindi sila papatawarin? Una, wala silang hiya. Sa ginagawa nila, walang kahiyan yun. Pangalawa, baka sa gawain nila, meron silang mahatak na iba. Ah, si brother, ginagawa. Mahatak yan sila. Madamay. Di ba? Madamay sila. Kumbaga, pangaakit yung paggawa mo ng kasalanan. Kaya, hindi dapat tayo maging, kapag gagawa ng kasalanan, hindi hayag. Maliwanag? Dapat, at yung taong nakagawa ng kasalanan, magbalik loob kay Allah, pagisihan niya. Pangatlo, yung maninindigan siya na hindi niya nababalikan. Una, pag-iwan. Pangalawa, pagsisi. Pangatlo, paninindigan na hindi niya nagagawin yan, ang kasalanan na yan. Halimbawa, lahat dito, balik Islam, no? Yung pag-inom ng alak, dapat hindi mo nababalikan yan. Pag-uwi ng Pilipinas, yayain ka, pre. Tagay naman. Patagay ka naman. Di ba? Kasi galit ng Saudi. Saudi boy ka na ngayon. Sa ano lang? Inuma lang. Hindi mo sila? Hindi mo sila sasamahan? At mali rin, nabibilan mo sila? Ano? Bibilan mo sila, pero hindi ka iinom. Hindi, kasalanan din yun. Huwag. Painumin mo sila ng kape, ng juice, no? O kaya pakainin mo sila, tapos daawa mo sila. Ito dapat yung ginagawa natin kapag tayo ay uwi ng Pilipinas. At yung pang-apat na kondisyon ng tawba, para malaman natin na tapat yung pagbabalik loob natin, ano yung gagawin natin? Kapag tayo ay nakakuha ng karapatan ng iba o nagkasala sa iba, dapat natin itong ibalik sa kanila. O kaya mag-sorry tayo kapag nasiraan natin sila. Kapag may utang tayo, dapat bayaran natin sa lalong madaling panahon. At yung pangalawa, dapat natin malaman na sila ay pagkakaitan ni Allah, na sila yung mga ipagkakait ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Kapag ang tao nagsasabi ng la ilaha illallah, ngunit gumagawa ng kasalanan, siya ay hindi makakapasok ng impyerno, ngunit paparusahan pa rin siya. Ang tinutukoy rito, yung tao nagsasabi ng la ilaha illallah, pero nakakagawa ng kasalanan. Tumitingin sa haram, nakikinig sa haram, nagbibenta ng haram, kumakain ng haram, nananakit, nangaapi, mamatay tao. Ngunit naniniwala siya na ang Diyos ay si Allah lamang, paparusahan siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Naunawaan niyo pagkakaiba ng dalawa? Paparusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kasalanan, ngunit hindi siya mananatili sa impyernong apoy ng habang buhay. Sino yung mga mananatili sa impyernong apoy ng habang buhay? Khalil. Ha? Tama. Yung mga hindi naniwala sa kanya na siya ang Diyos. Yung mga tao nagtatambal sa kanya. Sila yung mga habang buhay mananatili sa impyernong apoy. Doon sila, paparusahan sila habang buhay. Ngunit yung tao naniwala kay Allah, kahit gano'ng kalaking kanyang kasalanan, papatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagbabayaran niya ang kanyang nagawang kasalanan sa impyerno, depende sa kanyang nagawang kasalanan at nakabase ang lahat ng ito sa kagustuhan ni Allah. Dahil si Allah yung magpaparusa sa atin. No, naunawaan niyo yung dalawa? Kasi di ba natalakay natin sa hadith, sino man tao na magsabi ng la ilaha illallah, papasukan siya ni Allah sa paraiso. At nabanggit din natin, ang tao hindi nagsishirk kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagkatambal sa kanya, at nakagawa ng malaking kasalanan, papatawarin siya ni Allah, na sing laki ng iharap sa kanya ni Allah, ang isasalubong sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sing laki ng awa, ng kapatawaran, na isasalubong niya kung gano'ng kalaki ang kasalanan natin sa kabilang buhay, kapag hindi tayo nagkatambal. Ngunit mga kapatid, ang tinutukoy dito na pagkait upang hindi tayo mapasok ng impyerno, dalawa. Una, i-review natin, sila nagsasabi ng tauhid, naniniwala sa tauhid, ngunit siya ay nagbalik loob ng tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung resulta nito? Ano yung resulta ng tauhid? Kailan naman hindi siya makapasok saan? Sa impyerno. Kahit konti, hindi siya paparusahan. Kapag naniwala siya na ang Diyos ay si Allah at nagbabalik loob kay Allah sa kanyang mga kasalanan, tapat ang kanyang pagbabalik loob. Hindi siya paparusahan ni Allah. Ang pangalawa, yung mga ahlut tauhid, naniniwala sila na ang Diyos ay si Allah, ngunit gumagawa ng mga kasalanan. Paparusahan sila sa impyerno? Hindi. Bro Khalil. Hindi habang buhay. Masha Allah. Barakallahu fik.
Taib. At isa rin sa mga aral na makukuha natin dito sa kaibtan at kainaman ng tauhid, annal muwahid, siya na naniniwala na ang Diyos ay isa lamang, ang timba, ang paniniwala niya ay mas mabigat pa saan? Bro, Ibrahim, ang tao, ang la ilaha illallah, halimbawa ako, naniwala na ang Diyos ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang paniniwala ko na ito, mas mabigat pa kaysa saan? Sa mga, nabanggit natin kanina, hindi. Totoo yun, papatawarin ang ating mga kasalanan. Ngunit, mas mabigat pa saan? Hamza. Yung nabanggit sa hadith. Ano yung nabanggit sa hadith? Mas mabigat. Ano yung mga nabanggit sa hadith na nilika? Mga kalangitan. Ilang kalangitan? Itong pitong palapag na kalangitan. At yung mga nakatira doon, pati yung kalupaan. Ganyan din, di ba? Ititimbangin niyan sila lahat, pati mga tao, lahat-lahat. Mga anghel, lahat ang nakatira dyan. Yung kalangitan. At la ilaha illallah, mas mabigat pa rin yung la ilaha illallah. At mga kapatid, para sa kaalaman ng lahat, yung tinutukoy na zulm dito, no? Yung zulm, yung papatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, hindi po ba? Kahit gano'ng kalaking kasalanan natin, hanggat hindi tayo nagtatambal sa kanya. Ngunit ito ay may kondisyon. Dapat, ano yung kondisyon na ito? Siya ay malayo saan? Sa pagtatambal kay Allah. At yung pagtatambal sa kanya, dalawa. Maliit man o maliit. Maliit man o malaki. Ano yung malaking kasalanan? Anong malaking shirk? Akbar. Pagkatambal kay Allah. Ano yung halimbawa niya, Bro Amir? Yung sasamba ka ng Diyos-Diyos sa Allah. Ano pa yung ibang halimbawa ng shirkul akbar? Shirkul akbar. Pag-uuli ng pagkatambal. Ano pa yung iba? Halimbawa? Sinasamba mo yung halimbawa. Pagka-idol ka. Iba pa. Liban dyan. Liban sa shirkul akbar. Maraming shirkul akbar. Halimbawa. Assignment member Amir, ha? Tandaan niyo assignment niya. Mga halimbawa ng Shirkul Akbar. Ha? Assignment mo ngayon eh. Assignment mo. Sabi mo sa amin. Sa Sabado, ha? Sabado. Hindi next week. Ha? Ano na? Ayun yung una. Pero maraming Shirkul Akbar. Maraming example yung Shirkul Akbar. Ayun yung halimbawa niya, yun yung popular na alam natin, yung gagawa ka ng ibang Diyos maliban sa kanya. Bro, Amir, Sabado, this coming Saturday. Shirkul Akbar, bago tayo magsimula sa hadith natin. Yung pangalawa, yung walang riya sa kanyang puso. Kailangan ang tao, mga kapatid, walang riya. Pag sinabing riya, pakita ang tao. Halimbawa, bakit ka nag-aaral, umati ng pag-aaral natin para sabihin, mashallah si brother, mabait, masipag, no, para mapuri, hindi ganun. Kaya tayo nag-aaral para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para matanggal yung kamangmangan natin, kasi lahat tayo, walang kaalaman. Nag-aaral kayo, nag-aaral din ako. Alam niyo yan? Nag-aaral ako. Hanggang ngayon, estudyante ako. Pare-pares tayo, estudyante. Kaya lang ako, sa university ako nag-aaral at sa masjid. Kayo, dito tayo nag-aaral. No? Pare-pares tayo, estudyante. Kung ano yung kaalaman ko, sineshare ko lamang sa inyo. Lahat tayo, pantay-pantay sa paningin ni Allah. Sino yung pinakamainam sa atin? Sino yung pinakamabuti sa atin sa paningin ni Allah? Ako? Dahil magaling ako mag-Arabic? Magaling ako sa ng Quran? Marunong magsulat? Hindi. Ang pinakamainam sa atin para kay Allah, yung mga may takot sa Kanya. At yung takot, nasaan yung takot? Nasa ulo? Nasa mata? O nasa tenga? Nasa puso. At sabi ni Propeta Muhammad SAW, at takwa hahuna. Ang takot kay Allah ay nandirito. So kaya kahit nasaan lugar ka man, kapag dala-dala mo yung takot kay Allah, inshallah, balitaan ka ng magandang balita. Ikaw ay nasa gabay ni Allah. Kasi may mga tao, mashallah, matatakotin lamang kay Allah kapag kasama yung kapatiran. May tao kapag kasama lang, kapag nasa masjid. Di ba? Kapag buwan ng Ramadan, particular kapag Ramadan, mashallah, lahat nagsasala kapag Ramadan. Pag hindi Ramadan, wala na. Pag sa araw ng Hajj, nasa Hajj, nandun siya sa Hajj, nasa sagradong lugar siya, mashallah, mabuting tao. Pero pag tapos ng Hajj, balik sa dating gawain. After Ramadan, balik sa dating gawain. Kaya nga mga kapatid, isa sa mga dahilan upang tumibay ang ating pananampalataya, ang pangunahing dahilan, yung pag-aaral.
Dahil kung may kaalaman ka, alhamdulillah, alam mo yung tama at mali. Una yan. Pangalawa, maghanap ka ng mabuting kaibigan. Maghanap ka ng mabuting kaibigan. Dahil ang mabuting kaibigan, dahilan yan upang nandiyan ka para payuhan, no, mahata ka sa kabutihan. Huwag na huwag mong iiwan yan. At una na rito, huwag ating kakalimutan yung dua. Tayo ay manalangin kay Allah na patatagin niya ang ating pananampalataya. Maging matatag tayo sa pananampalatayang Islam. At pagsasummarize ng ating tinalakay ngayong araw na ang tauhid, mga kapatid, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa mga kainaman niya, isa sa mga kainaman niya, ano yung kainaman ng tauhid? Yung paparusa, yung pabuburahin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kasalanan. Napakalaking ano nito, mga kapatid. Napakalaking gantimpala. At yung zulm na tinutukoy rito, alladina amanu, sila na mga naniwala kay Allah at hindi nahaluan ng kanilang paniniwala ng zulm, ng shirk, pagkatambal kay Allah. Malaking shirk at pakitan tao, ulai kalahumul am, para sa kanila yung kapayapaan dito sa mundo at sila yung mga taong gagabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah. Oh. Ang tinatawag nito yung nasa bigat na kamatayan ay yung normal na. Hindi. Iba naman 'yun, mashallah. Magandang tanungan niya kasi mayroong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." May isang hadith except sa tinalakay natin, no? Halimbawa, may tao bago hindi siya Muslim. Sa bigat ng kamatayan, yung anak niya Muslim, yung asawa niya nag-Muslim. Tapos yung gusto ng anak, syempre mag-Muslim yung tatay niya. Ayaw niya mamatay yung tatay niya na hindi Muslim. Kinausap niya tayo. Sabihin mo la ilaha illallah. Maniwala ka ng Diyos ay si Allah lamang at si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugo. Maniwala ka na isa lamang ang Panginoon. Tapos nasabi niya ito sa kanyang huling hininga. Hindi siya nakapagsala. Hindi nakagawa ng kabutihan. Sabihin natin na mamatay tao, lasinggero, babaero, lahat na sa kanya na, nagsusugal, sabungero, lahat. Sa bingit ng kanyang kamatayan, nagsabi siya ng la ilaha illallah. Papatawarin ba siya ni Allah o hindi? Kasama ba to? O hindi? Papatawarin siya ni Allah. Napakaswerte ng ganun tao. Napakaswerte. Wag, ngunit mga kapatid ha, wag na wag natin gagawin yun, magsasala lamang ako. Ano na? O kaya magbabalik loob lamang ako kay Allah kapag sa oras ng kamatayan. Wag. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Nakatakot. Yung ganung tao, pinagpala. Wallah. May isang tao, tumutulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Mayroong isang tao sa laging tumutulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wa, sa kanyang pakikibaka, sa kanyang mga gawain, ang kanyang tiyuin si Abu Talib. Si Abu Talib, tiyuin niya malapit na malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilalang pinuno sa Makkah sa kanyang panahon, sa isa sa mga tribo ng Quraysh, kilalang tao. Laging tumutulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapadala ng mga pera, lahat suportado. At hindi kumukontra sa da'wa, sa turo at aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung siya ay nag-aagawin, buhay, lumapit siya sa kanyang tiyuin. Sabi niya, Ya'am, o aking tito, kapatid ng aking ama, sabihin mo, la ilaha illallah. Alam niya Abu Talib na walang Diyos maliban kay Allah, ngunit hindi niya sinabi. Bakit hindi niya sinabi? Dahil yung mga Quraysh, yung mga pinuno ng Quraysh sa kanyang paligid, kung kaya natin ito ilarawan, napakaganda talaga, kasi nung lumaganap yung da'wa, isipin mo, lugar ng mga Kristiyano, Quraysh, mga kilalang tao yan sila, tapos magda'wa ka, sasabihin mo, isa lamang ang Diyos, ano yung mararamdaman natin? Magulat yung mga tao na yan, di ba? Sino ka ba? Ba't ka nagtuturo sa amin? Hindi ka naman nakapag-aral, hindi ka marunong bumasa, hindi ka marunong sumulat. Ganyan yung sasabihin ng mga tao. May kibir sa kanilang puso. May pagmamataas. Ganyan yung mga Quraysh noong araw. Kaya nga dito pinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang kanyang tiyuin, alam na ang Diyos ay si Allah. Hindi niya sinabi. Bakit? Dahil sa kanyang kibir. Meron siyang ayaw niyang tanggapin yung katotohanan at yung nakapaligid sa kanya, bakit ka maniniwala sa kanya? Sabi ng mga nakapaligid sa kanya, yung mga pinunong Quraysh, bakit huwag mo susundin yung pamangkin mo? Hindi niya nasabi. Naligtas niya yung tiyo niya, hindi. Hindi. Ngayon may mga tao, mga kapatid, na nasasabi yung la ilaha illallah. Walang Diyos maliban kay Allah. Sa bingit ng kamatayan. Napakaswerte na ito.
Pero yung taong munafik, yung hipokrito, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, yutabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tunay na papatatagin ni Allah. Ang sabi niya, katotohanan, papatatagin ni Allah silang mga naniwala sa kanya. Yung naniwala ng tapat, malinis ang kanilang puso. Bil qawli thabit, sa pagsalita ng matibay na salita, ito yung la ilaha illallah. Dito sa mundo, bago siya datang ng kamatayan, masasabi niya yung la ilaha illallah. Bakit niya ito masasabi? Kasi malinis yung puso niya. Tayo, hindi natin alam yung nasa puso ng bawat isa natin. Kaya bawal manghusga. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, hal syakak takalba. May isang tao, sa digmaan, pinatay niya yung isang lalaki. Sabi ng lalaki na ito, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an Muhammad Rasulullah. Pero pinatay niya. Pinatay ng sahabi. Bakit pinatay? Kasi ayaw niyang mamatay. Digmaan ito eh. Di ba kapag Muslim ka, hindi mo pwedeng patayin yung kapwa Muslim. Ngayon, mamamatay na siya, hindi siya Muslim eh. Yung sa oras ng ano na yan, ng ganyang sitwasyon, nagsabi siya ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pero pinatay pa rin siya. Nabalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit mo ginawa 'yun? Sabi niya, ya Rasulullah, sinabi niya 'yun para hindi siya mamatay. Kasi digmaan eh. Digmaan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal siya kaktakalba? Nabuksan mo ba ang kanyang puso? So mga kapatid, hindi natin pwedeng husgahan ng sino man. Merong gusto mag-Muslim, eh ano mag-Muslim? Pero may mga sign na minsan kaya nagmumuslim ang isang tao dahil sa pag-aasawa, di ba? May intention na masama, ginagamit lamang Islam, yung mga hipokrito, ngunit hindi mo alam, baka gabayan din sila ni Allah. Di ba? Kasi may mga ganyan tao na baka gabayan din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung tanong ni Brother Hamza, ang tinutukoy rito kapatid, dito sa mundo, yung una pa lamang nagsabi ka ng la ilaha illallah hanggang ikaw ay datnan na kamatayan. Kapag alam mo yung la ilaha illallah, dapat mo itong isabuhay. Dapat mo itong isabuhay. Yung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At sa kapag malinis ang ating puso, inshallah subhanahu wa ta'ala, malinis ang ating puso, sa kapag tayo ay nag-aagaw buhay na, tutulungan tayo ni Allah. Dahil si Allah mapagpatawad, mahabagin siya sa kanyang mga alipin. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa awat habag ni Allah. Tandaan natin mga kapatid, mayroong hadith na nakakatakot, may isang tao na gumagawa ng gawain makapasok sa paraiso. Yung nakapaligid sa kanya, kanyang asawa, kanyang anak, kapitbahay, mga tao, taga-paraiso na siya. Kasi sa huling hininga niya, nakagawa siya ng gawaing masama. Ibig sabihin, nakagawa siya ng haram. May tao naman na araw-araw gumagawa ng haram, droga, mamamatay tao, tumitingin ng haram, nananakit. Ngunit sabi ni Propeta Muhammad SAW, sa kanyang huling hininga, sa kanyang huling araw, dito sa mundo, nakagawa siya ng kabutihan at nagbalik loob kay Allah, makapasok siya saan? Sa paraiso. Kaya napakaswerte ng mga ganun tao. No? Yung mga nadatna ng kamatayan at sila'y nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito na lamang. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam.